Tja, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Pagtatanong ng ate ni Tja. Anong klase kang ate? Wala ka na ba talagang natitirang hiya dyan sa sarili mo? Alam ko na kayo ni Kuya Carl, pero kayo naman may pilit na ipakasal kami. Tapos ngayon, sumasama ka pa talaga sa kanya, ate? Panunumbat ni Cha, dahilan naman ng pagkainis ni Shin sa kanya. Ikaw ha, Cha, baka nakakalimutan mo na ikaw ang lumandi kay Carl. Ginawa mo lahat para mangyari ang gusto mo. Akala mo ba na hindi ko alam na may gusto ka kay Carl? Sobrang higpit ang pagkahawak ni Shin kay Cha. Aray! Aray, ate! Bitawan mo ako! Sabay hablot ni Cha ang kanyang mga kamay. Dati wala akong gusto kay Carl. Pero ngayon, ate, ipaglaban ko si Carl dahil sa ayaw at sa gusto mo, asawa ko na siya. Sagot ni Cha kay Shin. Aba, sumasagot ka na talaga ngayon. Sampalin pa sana ni Shin si Cha. Ngunit nahawakan ni Cha ang mga kamay ni Shin. Kung dati, ate, magagawa mo sa akin ang mga yon, ngayon ay hindi na. Hindi na ka-imix si Shin sa asal ni Cha ngayon dahil matapang na ito at marunong na lumaban. Anong nangyayari dito? Bigla namang dating ng kanilang ina at nagkatinginan si Shin at si Cha. Si Cha na ang nagsasalita. Ah, inay, mauna na ho ako. Uuwi na ako, baka umuwi na si Carl sa bahay. Baka hanapin pa ako. Painis ni Cha at sinulya pa niya ng tingin si Shin. Ah, ganun ba? Sige, Cha, mag-iingat ka sa daan, iha. At nagpaalam na din si Cha sa kanyang ama. Nag-uusap naman ang mag-ina, si Shin, at ang kanyang ina. Ay, nagkita kami ni Carl, inay. Biglang pagsasalita ni Shin sa kanyang konsentidor na ina. Alam ko, Shin, anak, narinig ko kanina ang pinag-usapan niyo, pero anak, dati sumang-ayon ako sa gusto mo. Pero ngayon, parang naawa ako sa kapatid mo. Itigil mo na sana ito, Shin. Baka ikaw din ang mapahamak. Akala ko kasi ganun lang kadali kasimple. Para sa isang ina, sa inyong dalawang magkakapatid ang mag-aaway. Sa isang lalaki lamang, pagsisising saad ng ina ni Shin. Inay, mahal ko si Carl. Ipaglaban ko siya. Sagot naman ni Shin sa kanyang ina. Pero anak, makinig ka. Asawa na siya ng kapatid mo. Nagsagutan pa ang mag-ina, pero ayaw makinig talaga ni Shin sa kanyang ina. Samantala, umuwi na si Cha sa mansyon. Ay, mabuti na lang wala pa si Dunya Clara at si Don Berting. Sa isip-isip yun ni Cha. Nadatnan niya si Carl, nakaupo ito sa sofa. Diretso na lang siyang pumasok sa loob. At hindi na niya nilingon si Carl. Hoy, Cha, bakit ngayon ka lang? Tanong ni Carl kay Cha. Nainis naman si Cha dito. At andun pa ang kirot sa puso niya nang makita niyang kasama ang ate Shin niya. Lumingon si Cha at sumagot. At kailan ka pa may pakialam sa akin, Carl? Pagtataray ni Cha sa binata. At tumalikod siya, iniwan niyang nakatulala si Carl. Sa mga oras na yun, naisipan ni Cha, nagampanan na lang niya ang bilang isang de los Reyes. Kaya naman hinahanap niya ang mga katulong. Manang, Manang, pagtatawag ni Cha sa mga ito. Ah, yes, ma'am Cha. Ano po ang atin? Sagot naman ng mga katulong. Ah, samahan niyo ako sa labas. May gagawin lang ako. Saan naman ni Cha? Kaya naman, lumabas sila. Bumili lang sila ng mga gamit. Damit, sapatos, at pang make-up. Nagpa-parlor na din si Cha. Pinagawa niya ang kanyang buhok. At pagkatapos nun, umuwi na sila ng bahay. Kaya naman, umakyat na siya at nag-shower. Busy pa naman ang mga katulong sa pagluluto
At maya-maya na lamang ay bumaba siya. Tumulong na din si Cha sa kusina at niloto ang mga paborito ng kanyang biyanan at ang blooming ni Cha. Ah, Ma'am Cha, ang ganda niyo po. Baka mamaya niyan, hindi ka nakakilala ni Doña Clara at ni Don Berting at lalong-lalo na si Sir Carl. Pagbibiro naman ng mga katulong doon, papuri nila kay Cha bilang isang de los Reyes. Yan naman, ngumiti si Cha ng napakatamis. At maya-maya na lamang ay okay na ang kanilang niluluto. Kaya naman, inihanda na nila ang misa. At maya-maya na lamang ay sakto naman dumating sila si Doña Clara at si Don Berting. At may kasama itong babae na hindi nila kilala. Isa itong nurse. Kinausap ito ni Doña Clara para sa plano nila ni Don Berting na pagtabihin sila si Carl at si Cha. Wow! Handa na pala ang misa. At namanga si Doña Clara sa nakita niya kay Cha. Oh, iha! Ang ganda-ganda naman ng manugang ko. Sakto naman, bumaba si Carl. Halos natulala din ito kay Cha. Nakasuot kasi ito ng sando na halos lalabas na ang cleavage nito. At kulay blonde ang buhok. Nagpaunat din ito at pinaayos ang kanyang mga kilay. Pasimpleng ngiti si Cha sa mga reactions ng mga tao doon. Oy Carl, natulala ka na dyan sa kagandahan ng asawa mo no? Pagbibiro naman ni Doña Clara. By the way, si Melanie pala kaibigan ko. Umupo na kayo at makakain mo na. Kaya naman hindi na nagtanong si Carl kung sinong si Melanie. Si Melanie na isang nurse ang gagawa sa plano nila ni Doña Clara. Kumain na ang buong pamilya sa mga oras na yon. Saya ng salo-salo nila ng kanilang hapunan. At si Carl naman ay tahimik lang. Ini-enjoy ang masarap na pagkain na inihanda ni Cha sa kanila. Ama nang, pakikuha nga kami ng wine. Kaya naman, pumunta ang katulong kung saan nakalagay ang mga wine. Sumunod naman ang nurse na si Melanie para naman pipili ng kanilang maiinom. Ito na madam, saad ng katulong. At isa nitong nilagyan ang mga baso. Boy no, let's have a cheers. Pagyayaya ni Doña Clara, uminom si Cha ng napakarami. Dahil matamis naman ang wine at ang sobrang sarap nito. Ang saya ng usapan ng pamilya. Konti lang ang iniinom ni Carl, ngunit pakiramdam niya nahilo siya na hindi maintindihan ang kanyang sarili. Nakangiti lang si Doña Clara. Si Cha naman ay hindi maintindihan ang kanyang pakiramdam sa mga oras na yon. Ang init ng kanyang katawan. Ganon din si Carl. Kaya naman, naisipan ng dalawa ng umakyat sa kanilang mga kwarto. Hinayaan lang sila ni Doña Clara sa pakiramdam na yon ng dalawa. Dahil normal lang yon sa plano ni Doña Clara para kay Carl at kay Cha. Ang pampainit sa kanilang katawan ang nilagay ng nurse sa alak nung dalawa. Abangan!